you who I on my way papunta sa aking home service sa client ko sa barangay sa Bali. As you can see, ayan ang mga residential and ito ang barangay hall. At sa left side naman ay ang cleaning laundry shop. At ayan, turn right na tayo. Yan po sa may mga bulaklak. Sa aking client's home. Alright. So we will see what will happen on the next few hours. Ayan, na-analyze ko na ang kanyang hair. Napaka-frizzy. 2 years po siyang hindi nag-undergo ng any hair treatment. So, virgin hair po ang ating gagawin. So, before we start, nag-haircut tayo. 3/4 ng kanyang hair length ang aming tinanggal. And, syempre, tinanong ko siya kung gaano lang kahaba yung gusto niyang tanggalin. So, kalimitan yung customer talaga natin yung masusunod sa ating mga gagawin sa kanyang hair. So, ayan, nakita nyo naman na inalis na namin yung part na sobrang dry na din, yung mga dulo. And I cut the video kasi nga para hindi sobrang haba, nag-partial application na ako ng ating cream number 1. So after ng ating partial application, ayan, nahagud-hagurin natin section by section. As you can see, hinati ko siya sa 4 na section. And after you divided into 4, section by section naman from the first section. So, dito na tayo sa front area. Kailangan well-distributed ang ating cream na nilalagay o gamot na ating nilalagay para walang maiiwan. So, sama-sama nilang ma-absorb ang ating cream na nilalagay. So, mga ka-amazing, kailangan ay bilisan natin sa abot ng ating makakayang ang pag-apply ng ating cream or gamot para sabay-sabay talaga silang ma-develop at ma-process. And take note, huwag nating titipirin. And after natin siyang ibabad ng 30 minutes, nag-add lang naman din ako ng 10 minutes, so 40 minutes, binanlawan na, and eto na, atin ang kailangan i-blow dry. And golden rule, when you do a rebonding, kailangan 100% dry ang hair bago tayo mag-proceed sa ating pagpa-plancha. Lagi nating tatandaan yan, mga ka-amazing. And here we go. Start na tayo sa pagpa-plancha. Don't forget to use the protective gloves. Protective gloves, kailangan yan. And ang ating tail comb. Of course, ang ating plancha. Ang ginamit kong temperature is 190 degrees lang. And golden rule again, kailangan paper thin ang pagkuha ng portion ng ating hair. Huwag makapal dahil hindi magiging maganda ang outcome ng ating reband kapag makapal ang portion na kukunin natin. Higit sa lahat, mga ka-amazing, gawin natin ang lahat na huwag mapaso ang ating client. Kasi minsan, iyon yung nagiging rason kaya ayaw na nilang magpareban. So, ayan guys, mga 6
strokes to 7 strokes lang yung ginagawa ko sa kanya. Pero kapag nakita mong hindi pa siya talaga ganun ka-shiny at hindi pa siya okay para sa paningin mo, then hagod lang ng hagod hanggang sa maging makintab at ma-achieve mo na yung outcome na gusto mo. So, kailangan ng patience when you are doing the ironing. Ito kasi yung pinaka-crucial part, yung unang session ng pagpa-plancha after ng cream number 1. So, tapos na kami mag-plancha. Pinalamig lang yung hair ng mga 5 minutes or pwede naman hanggang 10 minutes para safe na safe tayo. And hinati ko ulit siya sa 4 na section and kailangan lang talaga ng mabilisang application ng ating cream number 2, which is the neutralizer. Mga ka-amazing, in-add ko na dito yung hair color niya at yung ating oxidizing. The ratio of hair color is depende dun sa carton na sa box na gagamitin natin or sa hair color na gagamitin natin yung ratio, and then i-add lang natin yung ating neutralizer. And like I said, spread natin evenly ang ating cream para lahat ay well distributed at malagyan lahat ng strand para hindi magtampo yung ibang strands, mga ka-amazing. So, hagod-hagod hanggang sa dulo ng hair. And, kailangan din talaga na mabilis para ang pagpaprocess ay, as usual, paulit-ulit kong sinasabi, ay sabay-sabay. Walang maiiwan sa ating pinaprocess na buhok. Disclaimer lang ulit, ang aking pong proseso ay ayon sa aking mga natutunan sa training at sa mga napapanood. Yun ay aking ginagamit. And reminder lang din po, ang texture po ng buhok ng ating client ay hindi pare-pareho, kaya kailangan pa rin talaga ng masusing pag-iimbestiga sa ating client yung history ng kanyang buhok bago natin gawin. Depende sa acidity, texture pa rin ang ating magiging decision kung ano ang tamang gawin sa kanyang hair. As you can see guys, nakakatulog na ang client, nakakaantok talaga kapag mga ganito ang ginagawa sa ating mga sarili. So relaxing. And ayan, nakita nyo naman, kailangan busog sa gamot, huwag tipirin at huwag hayaang mag-dry, especially kung may kulay ang ating ireriban. Alright, after ibabad ang neutralizer ng 30 minutes, binanlawan, binlow dry ulit ng 100%, and here we go, the finishing touch ng ironing. Hindi na siya kagaya ng unang session na kailangang paper thin. Medyo mas makapal na ang kuha ngayon kasi nga pang finishing touch na lang siya. I would like to say thank you and hi sa aking t-shirt, Batang Baler t-shirt. Napaka-comfortable cotton ang t-shirt na yan. Shout out din sa tiyan ko kasi bagong kain, busog. Ayan guys, plancha-plancha lang. Lagi pong tatandaan magsuot ng protective gloves para tayo ay hindi mapasok. At dahil wala akong nadalang ear cup,
for ear protection ng ating client, sobrang ingat ko pong pinaplancha at huwag matamaan ang kanyang tenga. So ayan, strokes lang, hagod-hagod hanggang ma-achieve ang gusto nating kintab ng buhok. Huwag masyadong mainit ang temperature. Ang ginamit ko pa din is 190 degrees Celsius. And here we go, mga ka-amazing. Nasa front area na tayo ng kanyang hair. Malapit na tayo sa mga tarungang ending. And hopefully may natututunan kayo kahit medyo rush ang aking first vlog ng home service. Pero lagi naman na po ako nag-home service. It so happened lang na shout out sa natutulog kong client. It so happened lang po na pamangkin ko po ito. So pumayag siya na i-vlog ang aming hair rebonding session. Thank you. And then guys, ayan, natapos na ang aming finishing hair ironing session number 2. So, nakita na natin yung mga excess length kasi naunat na siya, sobrang pantay na. Although, dapat ginupitan ko na siya kanina, a while ago, bago siya pinatuyo. Pero, dahil konti lang naman ang ating nakikitang excess, so ginupit ko na din siya. As you can see guys, tapos na tayo. Almost done. Just like na lang po kung may natutunan kayo. Share the video kung gusto nyo lang po. And comment kung ano yung mga experiences nyo during the home services na inyong na-experience. Ayan, nakita nyo ang hair niya. Soft, shiny, and straight. At ayan ako, nagmamaganda mga ka-amazing. See, ayan, bouncy, shiny. Ang ginamit ko po pala is Rene Milk Reband. Ang hair color ay 80. So that's it for you guys. Sana na-enjoy nyo ang video nito. And hope to see you guys for another videos, upcoming videos. Like and subscribe. And have an amazing hair. Bye!